Hello everyone, it's me again, Vern Tam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, may gagawin tayo ulit dito sa TRY 200 natin, si Terdy, ayan. So ayan, bago natin tuloy ang video, nais ko muna bumati ng Happy New Year sa ating lahat, Happy New Year 2024. At syempre, batiin din natin, shoutout natin si Anon's Vlog, ayan, pag-subscribe sa YouTube channel at follow nyo rin yung Facebook page niya. At syempre, shoutout din natin yung TRY 150-200. DIY Nation, ayan, Happy New Year sa ating lahat mga ka-DIY. Natin patatagalin, ayan, umpisa na natin. So ayan, meron tayong kakabit kay Terdy. Ito natin, meron tayong parcel dito from Shopee. Ayan, kita nyo naman, magkakabit tayo, magpapalit tayo ng sprocket. Ayan, so yan ang ano niya, brand, bakal po yan. Hindi mga ka-DIY, buksan po natin. Size 14 po yan, ito po ay pang XR200cc. So ito po yung gagamitin natin kasi luluwagan po natin yung sa likod. Yan, tapos yung socket niya. Yung socket ng axle sa likod, size 32. Ayan. Tapos siyempre, meron tayong T-socket dito na size 12. At yung mga spanner o wrench para pang-adjust natin dito. Yan. So ayan mga ka-DIY, ayan, 520 po yan, 14T or 14 teeth. So ito po ay para sa XR o Honda XR200. Yan. Same lang po sa Honda na Enduro. Ito. So yan, nakikita mo yung sige. So yan mga ka-DIY, yung stock kasi nito ay 1343. So nagpalit na tayo ng 40 yan sa may rear. 40 na yan, pakita mo. O yan mga ka-DIY ito. Ngayon yung kadena natin, hindi na tayo magpapalit yan. I-adjustan na lang natin. So ito yung tatanggalin natin, papalitan natin. Kasi walang ano to ka-DIY. Walang dulo. Yung combination kasi nito, yung stock combination niya, ay pang torque, wala po siyang high speed or top speed. So even though nagpalit na tayo dun sa rear ng 40 teeth, eh, kailangan pa rin natin na magpalit dito sa may harapan para na sa ganun mag-compensate po yung ano niya, yung combination niya para may high speed po tayo. O yan, abangan nyo po. Kaya mga ka-DIY, pagkita ko sa inyo yung ano ng plastic, yan, nakalagay yung brand niya, Sunbin, pang XR200, yan, 520, 14 teeth. Ayan. Mas, maluwagan na natin ito. Luwagan na rin natin to para mabanti, para lumuwag yung kadena. Yan. Yan, next thing na gagawin natin pag naluwagan na natin to mga kadena. Ito na yung adjuster niya, ang luwagan natin para ito 14 13. Okay. So, yan, puntrahan natin dito para maluwagan natin. Yan. Pag lumuwag na yan mga kadena, kahit saka may inyo na lang. Yan, pag naluwagan nyo yung ganyan, i-banti nyo to. Yan yung buo para mag-adjust siya. Tapos ganun din ang gagawin natin sa kabila. Yan. Tagaan lang to kasi ito maraming trabaho to. Ano, may grasa. Yan, abanti na natin. Pupukin niyo lang dito mga ka-DIY para ano, yung sa may axle. Ano? Kikita niyo gumagalaw na. Kahit na huwag nyo na lang ano to sipain, baka napilay pa kayo. Ayan, lumuwag na. Ayan, pag magkita nyo na lumuwag na, baka na tayo dito mag ano. Size ano po ito, 10. Ayan. Luwagan na natin to. Madali lang ito luwagan mga ka-DIY. Papunta sa kaliwa ang paluwag, ang pahigpit papunta sa kanan. Lagi nyo tatandaan yan kasi may kakilala ako na ang tanda-tanda na yan, hindi pa rin nyo makuha-kuha ito. Nakailang beses ng putol ng ulo ng tornillo. Ayan, pag ano nyo yan, tanggalin nyo lang itong ano nyo. Yung guide nya. Ito. Yung. Ayan mga katay, huwag nyo pong pagpapalikta rin ito. Dapat yung harapan po, ito pong nasa harap. Kasi magkaiba po yan. Baka itong medyo makapal na to, papangga dito, isirain niya to. So ayan, hawakan nyo yung kadena mga ka-DIY. Ito, pagkapalitin na itong mga ngipin niya, ito, patusok na yan o masyado nang matulis yung parang mapayat na siya. Pero ito pwede pa tumakas. Ito pa yung stock niya. Since 2019 pa to. 3 years na. 4 years na pala. Yan. So ito yung nalagay natin.
tinan nyo yung range ng stock na 13 teeth sa 14, no? So mas malaki ngayon ito. Ito mga katiwait, testing muna natin, test fit natin. Yan. So tamang tama lang siya. Pwede pa rin siguro tayong maglagay ng 15 dito kung kakasya pa, kaya lang baka dito sa may ano niya, cranky sa sayad. Pagka sa sayad siya dito, huwag nyo na lang ilagay yung takip. So baka umpog siya, ika-grind niya lang niya to. Okay? So kung gusto nyo naman, yama lang din na nabuksan nyo, pag ano, linisan nyo na lang din to. Ito kasi, nilinisan ko na to, grasa na lang niya eh, saka mga oil. Ang magandang ilagay dito yung isprehin nyo ng WD-40, yung ano talaga, yung pang chin cleaner or yung singer oil. Mas maganda yun ang lalos. Pagrasa kasi makapit sa ano, buhangin. Diba? Yung iba, used oil na lang nilalagay. So ganyan lang po kasimple mga ka-DIY. I think pwede pang size 15 dito. Kasya pa. Try ko na ibibilan to, susugatin ko yung diameter niya. Basta hindi lang po siya umumbog dito mga ka-DIY. At dito, itutong sa itong saan. Kaya may stopper siya talaga dito. So check nyo rin tong mga ngipin niya dito. So ayan mga ka-DIY, tatapat na ho natin dito. Lalagay na natin. Ayan. So tutok mo yung video para makita nila mabuti. So ayan, okay pa naman dito. Ito yung pinaproblema ng karamihan ng mga tropa natin naka KRY 150 or KRY 200 KR, na gusto magpalit ng 14 or 15. So pakita mo yun dito. Side. Ayan, medyo madilim na kasi. Baka sa sayad. Pero ito, check natin kung sa sayad o hindi. Okay? So, higpitan ko muna. Ito, yung stopper niya dito, huwag nyo rin pagbabaligtarin yan. May harapan po yan na tama. Ayan. Lagay na natin yung turn. Size 10. Sakto lagi yung sa butas mga ka-DIY. Ayan. Lagay na natin. Higpitan na natin to. Kailangan na mahigpitan nyo po ng mahigit o. Huwag naman yung sobra para hindi maputulan ng ulo. Para hindi ho siya lumuwag, hindi ho bumaklas. Mamaya kumalas yung ano eh, sprocket ninyo. Yan. So, paikutin natin. Kung may saya dyan, marininig naman natin. Yun. Wala naman. Na? So, okay siya. Ngayon, hihigpitan natin mga ka-DIY. Balik na natin sa dati. Kasi okay na siya dito eh. Hihigpitan na po natin ito na maigi. Make sure lang na ano, pwedeng naka-primera kayo para hindi gumalaw-galaw. Yan. Huwag masyado mahigpit para hindi matanggalan ng ulo. Kasi minsan pag masyado mahigpit ito mga ka-DIY, nababali itong ulo. Yan. Tapos i-check nyo rin ito pagka ano na, upod na, palitan nyo na. Kasi ito yung stopper ng sprocket. Pagka hindi na yan nag-i-stop dito, kakalas po yan. Okay? Tignan nyo to. Sa akin, hindi ko na nilalagay yung takip para at least na-check ko po lagi bago ko gamitin. So, ganyan lang po yung play. Dapat. Kasi pagka ahangkas po kayo or i-stand nyo to ng ganyan. Yan o. Dapat ganito lang yung play ng kadena ng KRY 200 natin. Hindi pwedeng masyadong banat para hindi kayo maputulan ng kadena. Pag maputulan kayo ng kadena, ma-disgrace ko kayo. Okay? So, ganyan po yung play. Hindi masyadong maluwag, hindi rin pwedeng masyadong hindi. So, ayan. Ito na po natin. 12-13 po ito. 13-14 po ang sukat ito mga kadena. Ito yung stopper din niya dito, adjuster niya. Dapat tamang-tama ito. Umuumpog talaga siya dito. Tapos, pag na-check nyo na yan, pag-sigpitan nyo na ito, kontrahan nyo na. Para hindi siya gumalaw. Yan o. 1, 2, 3, 4. Parang ganon. Isakto nyo. Dapat same lang din yung sa kabila. Para hindi ho tabingi. Yan. Pagka naghihigpit kayo nitong adjuster dito, lagi nyo i-check ito. Okay, kabila. Yan.
yung ano nito, pagiging bait counterclockwise kasi nandito kayo nakaharap. Tapos check nyo ulit yung kanina. Patayo nyo. Yan, size 32 mm. Ito kasi pagka hinihigpitan din natin to, magbabago rin yung adjustment ng kadena. So, i-check nyo rin. O, ganyan lang dapat. Okay. Tapos, magbabago pa yan pagka ano, angkasan nyo. So, angkasan natin. O, diba? Yan, okay pa yan. Play. Yan, may play. Diba? Yan, tapos pag okay na yung play sa'yo, higpitan mo na ito ng maigi. Make sure na ano may fit. Tapos, itaas natin. So, ikutin. Dapat walang sayang. Yan. Tapos, may play din yan dapat. Walang hesitance o... Okay, so yan. Tatry na natin sa labas. So yan mga ka-DIY, tapos na ho natin na ikabit yung ano natin, sprocket combination natin na bago. 1440. Yan muna ang gagamitin natin kasi ang bala ko talaga ay mag 1538 or 1438. So ayan, meron tayong i-share sa inyo yung mga sprocket combination ratio na ginawa ko na kung saan para magiging guide po natin ng mga naka KRY 150-200. Ito po. Ayan. Pasensya na po kayo, makalat po mga ka-DIY. So ito po yung ano natin, 520. 520 po yung ano, yung chin natin. 520 po yan. Parang ganito, oh. Yan, 520, 14T. Kasi dalawa po ang klase po ng ano, kadena or chin o sprocket. Merong 428, yung po yung sa mga underbone. Mga Reader, Honda Wave, mga ganon. Rossi, o Honda TMX, yung po yung ang gamit po nila ay 428. Hindi po masyadong heavy duty. Kasi itong 520, pang big bike na po ito, malalaking motor kasi makakapal. Okay, 520 po yan. So, 520 po ang pinag-uusapan natin dito. Okay? So, ang stock po na sprocket combination ng KRY 150 or 200, ito po ang stock. Ilagay natin ang stock. 4313. So, ang sprocket ratio po niyan, nasa 3.3 pero may mga ano pa yan, maliliit na numbers. In-round off na lang po natin para hindi magulo. So, 3.3. Masyado mataas. So, pang uphill po yan. Then, kung gusto mo naman na magpaliit pa, pwedeng ano, ito yung pangalawang ipinalit ko. 1340. So ang pinalitan ko lang yung sa rear o sa likod. Pinalitan ko pa siya. So dito, kaya na ho niyang mag 110 to 120 na may angkas or walang angkas, pwede na to. Pero siyempre, ma-vibrate pa rin po siya. Kaya kung gusto nyo, ito yung sa akin ngayon, nilagay, kalalagay ko lang itong ni-review ko to 4014. Pinalitan ko na pong dalawa. Yung sa front, yung sa engine sprocket at yung sa rear sprocket. So 4014, ito po yung sprocket ratio niya. So mula sa 3.3 na mataas, tapos nag 4013 tayo, naging 3.0. Tingnan mo yung bumababa mga ka-DIY. So ngayon, nasa 2.8 po yung ratio natin. Bumaba na siya. So the more na bumababa yan, nagdadagdag yan ng top speed. Okay? Mas maganda na combination mo para mas mababa itong 2.5, 2.4, or 2.6. So ito, kung kakasya yung 15 na engine sprocket. Yung iba, mayroong napagkasya nila pero hindi ko pa na-try. So itatry ko pa yan mga ka-DIY. So ang kadalasan na sprocket combination ng mga tropa natin na naka-KRY, ito. 1438, balance daw po yan. May pang-arang, arangkada at may rekta, top speed. Pwede rin pambundok. So, pero, hindi sila magkakalayo dito. 2.8, 2.7. So, ang pinakamaganda, ang pinakamainam, ito po mga ka-DIY. 3815. Kasi ito pong 36, masyado na pong mali ito para sa malaking motor. Para hindi niya na mabuhat. Wala nang arangkada, puro na lang rekta. Pero, mabilis po ito mga ka-DIY kasi 2.4. Bumaba na po yung sprocket ratio niya. Okay? The more na bumababa yung sprocket ratio niya, nakakaroon po ng top speed or nadadagdagan ng top speed yung mga motor natin. Okay, ito po ha, sa 520 pinag-uusapan natin. So, ang nakikita ko sa mga katropa natin, ito ang nilalagay nila. 3814, kadalasan, at ito. Meron na rin nakapaglagay ng 3815. Sa high speed po ito mga ka-DIY, top speed.
O, hindi po ito pang uphill. So ngayon, ang nasa akin ito, yung new 4014. Ayan. Hindi ko pa na ano kanina, hindi ko pa na pa-top speed kasi kulang yung daan. Pero doon, nag-1T na tayo, nasa 3/4 yung throttle. So baka mag 120, 125. Okay na rin yan. Diba? Kasi ang stock top speed ng TRY natin nasa 100 to 1, ano lang, 110 eh. Okay? So yan lang po ang sishare ko mga ka-DIY. Tignan nyo na lang po yan kung anong gusto ninyo. Basta ang sinasabi ko po sa inyo, the more na bumababa po ito o nagpapalit ka ng mas malaki sa harapan at maliit sa likuran, magkakaroon po ng top speed yan pagbabago sa ratio. The more na bumababa din ito, magkakaroon po ng additional top speed. Ayan po, ano po ito mga ka-DIY ha? For KRY 150-200cc. Ayan, okay? So ayan, class dismissed na po tayo. Natin yung ano 1440 na combination ni KRY. Bracket niya bagong ano. Para safe environment po tayo. Dito ako laging nagtutuno. Yan, kahit anong motor pwede kang magtuno dito kasi ginagawa pa 'to, hindi pa tapos. Kaya walang sasakyan dito. Testing natin yung arangkada niya, tapos yung gitna, tapos yung top end kung may high speed siya kung nagbago. Dati kasi yung combination na 1340 nag-aano na tayo doon, 115, 120. Mag-isa or may angkas pwede. Ito tignan natin. Kasi dati, naghahanap pa siya ng cambio eh. Pakita mo 14 size 14 520.
pang XR200 po lahat yung kinabit ko po mga ka-DIY. So nagtatanong kung ano yung pwede nating ipalit dito sa KRY200cc natin, kasi ang reklamo ng karamihan ng mga katropa natin na naka KRY150-200 masyado ma-vibrate pagka long ride. Eh kasi po ang stock na sprocket combination po nito ay 1343, so pang trail po iyon. Actually balance po siya, pwedeng pang trail, pwede rin pong pang highway. Kaya lang naghahanap, para naghahanap pa siya ng 6th hanggang 5th hanggang 5th gear lang po kasi ito. Ngayon kung gusto mo na magkaroon ka ng top speed, dumagdag ng konti tapos hindi masyado ma-vibrate, pwede mong gawing 1438 or 1440. Kung mas maganda may 15 kakasya, mas maganda yon. Pero medyo satisfied na rin tayo dito sa 1440, pang XR200 or 150 yung kinabit natin. Salpakan lang po yung mga kadewe, plug and play, wala na po yung bato. So yan, sa mga nagtatanong yung presyo po nyan, ito pong nasa hulihan, kung hindi ako nagkakamali, nasa 700. Tapos yung 500, kasama na po yung shipping. Pero may promo po kasi yon. Siguro more or less, pag bibili nyo yung dalawa yan, nasa 1.5, dalawa na po yan. Hindi pa po kasama yung kadena. Okay? Basta ang kunin nyo yung magandang klase, yung pang XR200. Basic modification lang po yan, pero pag gusto nyo pang lumakas yung makina ninyo, palit kayo ng racing CDI, ignition coil, tapos siyempre carburetor. Pero ito, full wave na to yung mga kadewe. Yan, nagpa open carb ako, tapos naka 30mm tayo na carburetor. Yan, naka racing din tayo, ignition coil, tapos naka racing CDI na rin tayo mga kadewe. So far, yan lang pa lang, hindi pa ako nagpa-big pop. Ngayon susunod na gagawin natin, magpapalit tayo ng clutch lining ng Honda TMX155 para mas lumakas yung madadagdagan yung bawat cambio mo. Mararamdaman mo talaga yung bigat ng makina mo. Maganda yan. Pati clutch spring, papalitan din natin yan. Nakapag-re-racing tayo. Okay? So far, so ayun lang po muna ang namin sa inyo. Update ko po. Okay mga kadiway, hoping na may natutunan naman kayo sa vlog content natin sa ngayon kung paano maglagay o magpalit ng sprocket combination dito. Gagawin natin, boost to, di ba, brake, dirt bike shaft, sa may kalian nyo.